Ang may nanalo na. Totoo po yan. Dahil sa samang ito, panalo kayo sa sipag at dedikasyon. At dedikasyon naming lahat sa pangkat ng Unity. Walang kulang kabigin dahil ang bawat isa sa amin ay kumakatuan sa iisang adhikain. Ang makita na sama-sama tayong muling babangon mula sa dagok ng kahirapan at pandemya. Sa sumahang BBM at Indaysara, panalo ang sambayanang Pilipino. Madalas kong sabihin ni BBM, ni Bongbong Marcos sa ating lahat na kanyang mga senador, marami tayong trabaho harapin matapos ang halalan. Trabaho, sakripisyo, hamon at mga pagsubok. Ngunit walang imposible sa samahan. Tuition fee sa state universities and colleges. Libreng irigasyon para sa mga magsasaka at ang train law. May laban tayo sa kanya. Number 43 sa Balota! Number! May na po kayo sumisigaw, sabay-sabay po. Ang hindi sumigaw ay... Mamaya na. Number! 43! Congressman but soon to be Senator Rodante Marcoleta! Ang bilang ng mga taong dumadalo, nakikinig at tumatanggap sa Unity ay hindi nagbabago. Ang kapal ng tao, ang init ng pagtanggap ay hindi nagbabago. Kaya po mulat-mula pa sinabi na ni Marites, hanggang ngayon, ganun ay ang kaya pong lulurin yung tatlong dalaga na yun. Tama naman po yun eh. Anong ginawa mo? Sabi ko sa kanila, upo kayo dito at ako ang mag-educate sa inyo. Ang sabi ko sa kanila ay ganito, ang EDSA ay isang kabaliwan. Ang EDSA ay isang kabalintunahan. Ang EDSA ay isang kahibangan. Isang mapanlinlang na yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ano nangyari? Nabigla silang lahat. Binigyan ko sila ng katibayan. Hindi baka ako hindi ba niyo alam dalawang Aquino ang naging pangulo ng ating bansa. Alam nila kung sino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Pero hindi nila sinabi sa inyo. Hindi nila sasabihin sa inyo. Bakit? Sabi nung matanda, gusto nila ng mga dilawan na yan manatili sa kaisipan ng Pilipino na ang nagpapatay kay Ninoy Aquino ay si Presidente Marcos. Kaya sinabi ko, isang pandaraya, isang kabaliwan, isang kabulastogan ng EDSA na yan. Bakit hindi nila malalaman na presidente sila ng Pilipinas? Magina sila naging presidente ng Pilipinas. Bakit hindi nila sabihin kung sino ang nagpapatay sa senador? Ayaw po nilang sabihin yon. Gusto nilang manatili sa kaisipan ng mga Pilipino na ang bida ay si Ninoy Aquino at ang kontrabida ay si Ferdinand Marcos. Isang alamat, isang kasuklam-suklam na katangisip. Anong nangyari? Sabi ko sa kanya. Nahimasmasan yung mga babae. Anong sinabi nila sa'yo? Bago sila umalis. Lo, pasaysa na po. Hindi po namin alam talaga. Salamat po ang kami na-educate ninyo. Mula po ngayon, hindi na po kami kakampanya para sa kanila. Ang ipoboto namin na kikakampanya ay yung BBM Unity na lang. Totoo pong nangyari ito.
At sinabi ko pa sa kanila, sabi ng matanda. Alam niyo ba kung bakit ganyan ang kanilang ginagawa? Para lasunin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino. Para tayo magkawatak-watak. Para tayo magkahati-hati, magaway-away. Sapagkat alam nila, kapag nag-aaway-away, nag-ahati-hati tayo, hindi uulat ang Pilipinas. Yun ang kanilang gusto. Hindi yun ang patakaran ng Pilipinas. Sabi pa ng matanda, mabuti na lang na isara ang ABS-CBN. Sapagkat yan ang tagapagtaguyod ng alamat ng Yellow Ribbon. Alam po ninyo mga kababayan, ako po'y humarap sa inyo. Kahit ako'y nag-withdraw na sa aking kandidatura. Sapagkat sinasabi nila, nilamat na raw ang unity. Nabasag na raw ang unity sapagkat ako'y nag-withdraw. Hindi po! Kahit ako'y nag-withdraw, nananatili po at tuloy-tuloy ang suporta po sa unity. Hanggang sa katapusan ng daigdig. Hanggang mailuklok natin si Bongo Marcos at si Sara Duterte. Bakit po? Bakit po? Sapagkat ang unity team lamang po ang nagsasabi na itutuloy nila ang magandang programa ng Pangulong Duterte. Yung mga kalaban, hindi po nila sinasabi. Suklam na suklam sila sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Samantalang makikita naman ninyo ang magandang programang ginawa ng ating Pangulo. Pangalawa, ang unity team lamang po ang nagtataguyod ng layunin, ng mithiin, at ng kilusan ng pagkakaisa. Napaka-importante po ng pagkakaisa, lalong-lalo na sa panahon natin. Inilugmok po ng pandemya ang ating ekonomiya. Naharap po ang ating bansa sa isang napakahirap na pagsubok. Marami tayong problema na dadaanan. Kaya tulungan po natin ang unity team, si Bongbong Marcos at Sara Duterte at ang pinili nila na mga kandidato bilang senador. Sapagkat kapag iba po yung nailuglok, wala po at konti lang ang kasangga ni BBM at iso ang ginagawa nila. Pero hindi po nila sinabi, isang taon pagkatapos ng ELSA, 13 nagsasaka ang namatay sa Mindiola sa panahon ni Cory Aquino. Hanggang ngayon ay hindi po nila pinapaliwanag. Wala pa pong kasaraduhan ang mga kaso na yan. 18 taon pagkatapos ng death. 7 magsasaka ang pinatay na naman sa Hacienda Luisita. Ito ang pag-aari ni Cory Aquino. Bakit po nagkaroon ng pataya? Dahil nagprotesta po yung mga magsasaka sapagkat 327 farmers ang tinanggal sa trabaho. Noong panahon na yon, ang minimum wage ay 194 pesos lang. Pinagtatrabaho lamang sila ng 3 araw. Pagkatapos tatanggalin mo ba yung 327 na kasama nila? Saan sila kukuha ng pagkainis sa araw-araw? Eh doon lamang sila nabubuhay sa asyenda. Sinasabi po namin, bakit kanya hindi nakatala sa kalasayan, kasaysayan ng ESEA? Itinatago po nila ang mga bagay na yan. Ang gusto nila lamang lang ipakita ay yung ikasisira ni Pangulong Marcos. At ngayon, ang kanyang anak na magiging Pangulo ng ating bansa. Mga kababayan, tulungan po natin ang unity. Ito po ang iiwanan natin kasaysayan sa ating mga anak at sa anak ng ating